Welcome everyone to an enlightening episode of our Christian talk show, A Day with Pastor Ernie, where we delve into topics that touch our hearts and souls. Today, we have a special focus on a crucial aspect of our faith journey, and this is pastoral counseling. Joining us is Reverend Ernesto Inverga, a seasoned pastoral counselor with years of experience guiding soul through life, trials, and tribulation. Welcome, Reverend Ernesto Inverga. Can we know, Pastor, yung background po tungkol po sa ministry mo po? Okay. Retired minister na ako ngayon. But me and my wife are still assisting a pioneering church here in Magallanes, Cavite. Yan ang present na ministry namin. And at the same time, nagtuturo rin kami sa Foursquare Bible College sa Maine. At ako naman ay dito sa Extension sa Dasmariñas, Cavite. Yan ang aming ministry ngayon. At 3 years ago, doon ako nag-resign from our church in Muntinlupa. Before you retired, Pastor, how many years ka po na nasa pastoral ministry po? Ay, kung sa pastoral ministry ay nasa 40 years na rin ako. Pero yung pinaka-latest na church na aking na-handle ay umabot ako ng 22 years bago ako mag-resign. So, makikita po natin na Pastor Ernie has that experience na makakatulong po sa atin na atin pong malaman yung about po sa pastoral counseling po. So, first question, we have a set of questions, Pastor, na prepare for you. Okay. Ready ka lang po ba? Ready na. Ready na. So, alam ko po na the experience that Pastor had in so many years ay makakapag-help po ito sa ating lahat. So, Pastor, together with me, I'm Pastor Kendrick, and together with me, si Pastor Ernie po, magtatanong po siya sa first question po natin. Okay. Ngayon. So, dahil matagal na kayo sa pastoral counseling, can you share with us your journey of how you initially felt called to ministry, particularly in the realm of counseling within the church? Okay, when I responded to the call of God to be a minister, to be a pastor, single pa ako noon. And of course, when I respond to the calling, it means to say that I have to be prepared to do things about the ministry of being a pastor. And counseling is included. Hindi pa pwedeng wala doon. Because as a pastor, you are not just to preach the gospel, but of course to shepherd the flock. And in shepherding the flock ay kailangan maayos tayo sa counseling. And of course sa mga unang panahon na aking pagpapastor, syempre single pa, nangangapa pa, kaya medyo hindi pa ganun kaayos ang pagka-counseling. Although I'm trying on that year, I was trying my best na kahit paano ay makapag-minister doon sa aking kinakounselan. But of course it's limited kasi nga single ako eh. Pero ganun pa man, habang tumatagal ang panahon ay unti-unting nakikita ko na talagang kailangan kong maging maayos sa pag-handle ng counseling, dahil ito ay part ng ministry ko as a pastor or as a leader of a certain church. Yan ang aking naranasan. Pero itong bandang huli na, medyo kahit paano hindi na rin ako masyadong nahihirapan. Pastor, can you share with us po yung
mga naging challenges po sa'yo nung times na first year mo pa lang in pastoral ministry? Siyempre, katulad po ng sinabi mo, Pastor, na nangangapa ka po. Ano po yung mga specific na mga challenges that you experience, Pastor, okay, when you are starting in your ministry? Yes, although medyo marami rin ngayon, pero inan lang ang sasabihin ko. Ang una, dahil single pa ako, ay ang medyo iniingatan ko ay maka-encounter ako ng mga members ko na pamilyado, yung may family. Sabihin, kung babae, may asawa, of course, sa lalaki naman, ay ganun din. Kasi wala pa akong karanasan para doon. But I see to it na hindi ako malilimitahan, kaya I try my best na kahit papaano eh tumingin-tingin, magbasa kung ano mga pwede. Although, buti nga ngayon at least ay meron na talagang formally nag-guide sa mga ministers ngayon kung paano mag-counsel. Noon kasi, minsan, katulad ng one time na hindi ko pala alam na nakapag kami asawa yung kakaunsilan ko, dapat it's either may kasama kami or nasa open kami. So yun ang medyo hindi ko na ibig sabihin na pag-aralan, so medyo foul ako doon. Pero ganun pa man, kahit papaano nakaunsilan ko rin, yun nga lang, hindi gaano yung naibigay ko dahil nga yung limitation ko, yung kakulangan ko. Kaya yon, isa na yon. Tapos ang isa pang nag-struggle nga ako doon ay dahil bata pa rin ako, yung meron kaming mga members na masasabi natin professional ba? Yung sabi natin teacher, engineer, yung mga ganun. Eh, ako pastor lang. Isa yon sa nag-hinder sa akin kung bakit naano ko. Parang yun ang naghaharang sa akin na lalo pa akong maging efficient o maging effective sa kanila. Because in my mind, sino ba ako? E baka mas maraming alam tong kausap kong ito. Yung ba mga ganung bagay? And yun nga, yung mabalik tayo dun sa counseling ng mga pamilyado, yun nga, isa na medyo na ano ko ron yung sa aking palagay, yung mga ganun ba, which is sa ngayon hindi dapat talaga yon, kasi kapag nag-counsel ka, it should be based on the word of God, di ba? Pero noon hindi ko maiwasan, wala na talaga akong masabi, kaya sasabihin ko, palagay ko ganito, siguro ganyan. So noon yon. Pero habang tumatagal, at least nalalaman ko, hindi pala talaga dapat yung gano'n. So yun ang ilan lang sa mga naging, sabi natin, mga naging challenges sa akin nung medyo bata-bata pa ako. I have a follow-up question about that po, sa sinabi mo, Pastor. Sa tingin mo po, Pastor, ano po yung mga specific qualities and characters and also attributes po na pinaniniwalaan mo na very essential pagdating po sa Christian leadership, yes, most especially pagdating po sa pastoral counseling. Yes, okay. Sa tagal ko na rin sa ministry, unang-una, I've been observing some of my coworkers, other pastors. Minsan nakakausap ko sila, minsan nagkikwento sila, minsan nagsishare din sila. So, yung mga ganong mga inputs, pinag-iisipan kong mabuti. So, may mga negative na nangyayari, of course. Pero ang masasabi ko talaga as a pastor and as a counselor, iba talaga kapag ka ikaw ay dapat maging rooted ka sa Word of God. Kasi, ang hirap mag-counsel nang ikaw mismo ay walang masyadong alam sa Word of God. Ano may isi-share mo?
mangyayari yung katulad nangyari doon. Nasasabihin ko sa aking palagay, siguro ganito, which is hindi naman yun talaga ang dapat. So, kailangan maging ano ko, at least maging rooted ako sa Word of God, at hindi dapat tumitigil yan sa pag-aaral. Secondly, ang kailangan dito ay patience. Patience. Hindi ka dapat laging hot-tempered or maikli ang iyong pasensya. Lalo-lalo na kapag ka ang kakaunsilan mo ay medyo may kakulitan, may katigasan ng ulo, no, stubborn siya, at sabi nating medyo malayo-layo na siya sa Panginoon. Mga ganun ba? So, kailangan may patience tayo. Yan ang isang bagay na nakita ko na napakahalaga. And the third one is you have to ibig sabihin hindi ikaw yung laging nagsasalita. You have to be a good listener. Maging good listener ka, at hanggat maaari, dapat yung kanya counselan mo, siya ang mas maraming masasabi, hindi ikaw. Minsan kasi, kakaunti lang sinasabi ng counseli, yung counselor, daldal ng daldal, ang dami ng sinabi. Pero, para hindi ka rin mapalayo sa magandang sasabihin mo sa kanya, you have to listen first, carefully. You have to listen, and you have to be interested with that person. Dahil kapag ka hindi ka interesado dun sa kausap mo, baka habang nagka-counseling kung saan ka tumitingin kasi hindi ka interesado. Dapat nakikinig ka at tumitingin ka talaga sa mata niya. It means to say, gusto mong iparamdam sa kanya na you are interested sa mga sinasabi mo, at yun lang nalaman niya na ikaw ay attentively listening to him or to her, malaking bagay na sa kanya. So, yun lang, ilan lang naman ang mga mahalaga. Pero, sa totoo lang, marami pa talaga dapat. Marami pa yan. Okay? So, thank you, Pastor. Siguro, so, habang nakikwento mamaya, tatagdagan ko yung iba, di ba? Pero, so, yun para sa akin yun ang mga mahalagang dapat natin i-consider. I know everyone can relate, lalo-lalo na po yung mga newbies pagdating po sa pastoral ministry, na these attributes po pala is so very important. And also, I know that yung mga newbies po natin ng mga pastors, they can relate na it's normal na ma-experience po pala natin this kind of experiences sa journey po natin in our pastoral ministry, lalo na po in counseling. So, si Pastor, may next question po siya. Pastor, sinabi niyo mahaba na yung retired na kayo sa ministry. So, hindi sabihin marami na kayong experience. Sa inyong experience, can you give an example of time when you felt particularly aware of God's grace enabling you to provide effective counsel or leadership within the church community? Okay. Well, unang-una, I really thank God dahil at least nalaman ko na I am gifted to be a leader. Kasi, of course, one of the spiritual gifts na babasa natin sa Bible ay yung good in leadership or good in administration. So, once you become a good leader, hindi mo pwedeng sabihin to na, ay, ako, leader ako, ako magaling ako, hindi. Yan ay masasabi at mauobserbahan at makikita ng mga taong nasa paligid mo. And so, I thank God na kahit sabihin natin hindi pa ako ganun katanda noon, kahit pa paano, kahit yung mga elderlies o yung mga adults, o yung mga mas matatanda pa sa akin, at yung mga professional, kahit pa paano, nire-respect nila ako. Yun ang grace ng Panginoon na masasabi ko na blessing sa akin. Yung bang as they counsel them, they listen. Yes, and nararamdaman ko na nakikinig naman sila at naniniwala naman sila sa mga sinasabi ko. So, kasi
dapat kahit papaano eh, mapatunayan mo talaga sa mga kausap mo, sa mga counselors mo, na ikaw ay karapat-dapat na pakinggan at tanggapin ang kung ano man ang sasabihin mo, di ba? So, thankful ako sa Lord dahil yung ang grace ng Lord sa akin ay yun nga, yung mismong aking calling, yung aking sabi nating skill as a leader, as an administrator, yun ay malaking tulong para at least sa aking mga nakakaunsilan ay kahit paano ay hindi naman ako, sabi nating hindi nagiging negative ang reaksyon ng mga kausap ko. Yun ang isang magandang blessing na naibigay sa akin ng Panginoon. So thank you, Pastor, for that. I know na everyone are so blessed because of what you shared to us. Mm-hmm. And very important po yung three things that you share na tumatak din po sa aking isipan, yung integration ng Word of God pagdating sa counseling, and also yung patient natin, and lastly yung tungkol din po sa ano yung pang pagiging ano listener. good listener po natin. And hindi lang po pala yun, it's all about what you can give, but it's all about din na kung paano mo din sila papakinggan. Yes. So thank you, Pastor. Welcome back, everyone, to the second part of our talk show for today, A Day with Pastor Ernie. So earlier, no, ang dami nating natutunan about Pastor Ernie and about his life journey as a pastor counselor. So handa na ba kayo for the second half? And hello po, I'm Lian. Of course, with me is Pastor Mark po for the second half. Good morning sa ating mga tagapakinig, and good morning po, Pastor. Good morning. It's nice good morning to meet you at maraming salamat po sa pag-uunlak. Yes, it's my privilege. Invitation na mapanayam po kayo. Yes, thank you. So, Pastor Ernie, na-mention niyo po kanina, parang 40 years in the ministry. So, napakahaba po ng time. So, ang tanong ko po ngayon is that, dun sa haba-haba ng 40 years na to, syempre, siguro nagkaroon po ng time na na-burnout po kayo, napagod po kayo sa ministry. So, ano po yung ma-share niyo sa amin kung paano po na natin aalagaan yung sarili natin bilang pastor, bilang counselor, at paano po natin na-develop yung resilience natin? Kasi alam ko po, you're very resilient. Kasi ngayon po, you're 66 po, no? But still, serving the Lord po sa bagong ministry ngayon sa Pioneering Church. Okay. Actually, dumating sa panahon din na burnout din naman ako. Siyempre, sabi nga eh, ako'y tao lamang. Pero ano eh, hindi ko hinahayaan na yung magtagal ako doon sa sitwasyon na yon. I will see to it na gagawa ako ng iba't ibang kaparaanan para makabangon. Ang una ay kasi hindi lang, by the way, hindi lang naman kasi ako naging isang church pastor. Nagkaroon din ako ng chance na mag-handle ng district, ibig sabihin malaking maraming churches, mga puro pastors to, which is doon ako mas na burn out sa pag-handle ng mga pastors. Counseling din yun eh, counseling din. Kasi pagka members, medyo may kaunting pasensya kasi miyembro lang yan eh. Pero sa mga pastors, biro mo, pastor sila, tapos may problema, di syempre kakaunsilan mo. So, yung mga times na yon, na-burnout ako dahil maaring may nakaranas na rito. Nagkaroon ako ng ano rito, yung natanggal yung buhok ko na bilog. Partial baldness. Oo. Nalaman ko na yung pala ay dahil sa stress, no? Na-burnout ako. So, well, yung mga pangyayaring yon, it really helps me a lot. Una-una, yun nga, mas lalo akong naging mapagpasensya. Pangalawa,
ang lagi ko lang inaalala, Lord, naalala ko kasi muntik na rin kasi talaga ako mag-decide na to step out in the ministry. Pero sorry ah, kasi medyo emotional ako sa ganito eh. Lahat kapag naalala ko yung mga nakaraan. Pero sabi ko, Lord, I talk to God. Lord, you are the one who called me. And once you called me, of course, ikaw ang lahat ng nakakaalam. You know my weaknesses and you know my strength and you know all my needs, di ba? Eh, kasama na dyan yung problema sa pangailangan sa family, di ba? Alam niyo naman ang pastor, mayayaman ang pastor. Pero, ano, medyo gumagaang ako kapag nare-realize ko that it is God, no? It is God who's the one called me. Hindi kung sino, kundi ang Panginoon. So, bakit ako aatras? Para bang lalabas na inaatrasan ko yung tawag ng Panginoon. So, yung time na yon, eh medyo bumabalik na ako sa dati. Tapos sa bandang huli, ay nagiging ano na lang ako. Talagang tinatry ko na maging firm. Huwag maging emotional. Huwag tayong padadala sa emotions natin. And once we entertain problems o yung mga nakaka-counselor natin, huwag tayong, we don't have to be subjective. Kailangan maging objective tayo. Kasi pag subjective tayo lagi, naku, full of emotions na yan. Doon tayo dadalihin ng kaaway. So we have to be objective. And dumarating yung mga problems na yan, lalo na sa mga counseling, eh, lagi na lang natin sasabihin, part yan ng ministry mo, at saka anak, tandaan mo, hindi kita iiwan. Hindi kita papabayaan. So, yung time na yon, lagi kong, laging nare-remind sa akin yon. Kaya, sa ngayon, thank God, ha, naka 40 years mahigit na rin. Ha? 40 years mahigit. Kasama na yung nag-a-assist pa lang ako nung una. Sa 40 years na yan talaga, I found out that really, if you respond positively to the call of God and you put everything to Him, no? Ang Lord nang kikilos eh. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. So I should never depend on myself, on my own strength, on my ability, but everything I always depend on the strength coming from God, the power and the wisdom, no? The wisdom coming from God. Kaya thankful ako sa Lord kasi pag habang tumatagal ako, katulad yung 22 years ko sa ministry, hindi naman sa pinagmamalaki ko o nagyayabang, pero sa dami ng mga experiences ko na nakakadagdag sa akin para lalo akong lumakas. Sa bandang huli, ini-enjoy ko yung ministry. Ini-enjoy ko yung ministry. Kaya nga sabi ko, lagi pag nagpipreach ako, lagi kong sinasabi, enjoy your life. Enjoy life. Kasi Kristiyano tayo eh. Diba? Pag Kristiyano tayo, sige, may mga problems, mga stress na ganyan, pero hindi yan ang dapat mag-control sa'yo. It should be the power of God ang nagko-control sa'yo. Kasi siya naman talaga ang dapat may hawak at siya naman talaga ang dapat kumilos. Instrument ka lang ng Panginoon para maging blessing ka sa mga tao. Thank you po, Pastor. So, yun po ah, tips para hindi ma-burn out. Dapat dependent ka sa power ni God. At amen. Dapat i-enjoy mo yung life, enjoy mo yung ministry mo. At kanina sabi po ni Pastor, kita naman po natin, normal po ma-burn out, pero daanan lang po natin. Huwag po natin going EDSA na parking lot. Okay po? Sige po. Pastor Mark. So, Pastor, yes. Ernie, can you describe to us kung ano yung magiging approach, no? Sa pag-oversee at pag-guide ng mga leaders natin within the church, mm-hmm. particularly those involved po sa counseling or pastoral care.
ministry. Okay. Since nabanggit mo kanina, no? Kung okay. ano yung mga napagdaanan mo. Mm-hmm. We understand na itong mga pastor, counselors natin who help, also need someone to help them. Mm-hmm. So, ano po ang masasabi niyo doon? Okay. Sa atin, bilang pastor, no? Bilang mga pastors tayo, ito ang lagi kong sinasabi sa mga pag nagbibigay ng advice sa mga pastors din mismo, sa mga leaders. Sabi ko, once you become a pastor, of course, you'd be a leader. And if you are a leader, be a servant leader. Be a servant leader. Kapag sinabi mong servant leader ka, iba ito sa secular. Opo. Sa secular, kapag boss ka, ipakita mong boss ka. At kapag kagalit ka at naiinis ka sa isang tao, sa subordinate mo, ay pwede mong tanggalin yan. Pero sa ministry, hindi. Hindi pwedeng nagalit ka doon sa elder, hindi ka na elder bukas. You're fired. Fired ka na. Ikaw, council, hindi mo tinaasan yung ano ko, allowance ko, ay alis ka na. Hindi pwede yung gano'n eh. Kailangan, at unay natin yung sinabi ko kanina, yung patience, understanding, at saka you should humble yourself. Isang bagay ito, as a leader, yan ang minsan na medyo na nasisita ko doon sa ibang mga pastors, na mga leaders, na como pastor sila, pinapakita nila, at basta ako pastor dito. Hindi yun eh. Kasi as a pastor, ikaw ang unang-unang magiging model to be yung merong spirit of humility. No? Spirit of humility. Kasi dapat nakikita si Christ sa iyo eh. No? Spirit of humility. At kapag meron kang spirit of humility, take note, madali mong i-handle ang mga tao at madali mo silang sabihin natin makontrol. Kasi nakikita nila sa iyo eh, kung paano mo sila i-handle. Handle it with love, no? I-handle natin sila ng maayos. Tapos, doon sa mga leaders naman natin, lalo na sa mga elders at saka sa mga department heads ng local church, actually, isinasama ko rin ito kapag meron kaming mga meeting, may mga sabihin natin, meron kaming mga cabinet meeting or yung mga planning na ganyan. Aside from the planning and the evaluation, I see to it na nagdadagdag ako ng kaunti with regards to character. Importante yun. Nire-remind ko lagi sa kanila yung character. Kasi hindi ka magtatagumpay bilang isang leader o bilang isang counselor kung ikaw mismo ay medyo mataas ang iyong, sabi nating, ma-pride ka o mataas ang iyong yung sarili, diba? Medyo foul tayo doon. Foul tayo. Kaya I see to it na mismo sa akin makita nila yung humility at saka yung understanding. Yes. Pastor, parang ako po ay na-challenge at na-pressure. Bilang ako din po ay isang assistant pastor ngayon and growing pa lang din po as a leader. Ang grabe po yung impact ng sinabi mo kanina na kailangan andun yung humility, yung pagbaba sa sarili. And medyo ano po siya, nakakaiyak. Kung ako po yung tatanungin, yung part na po yun is na nakakaiyak po siya. Kasi hindi po lahat ng mga leaders na nakikita po natin. Ay, yes. So, napakaganda po ano. So, Pastor, as a closing question po, ano po yung advice na mabibigay niyo po sa amin po na mga baguhan? Kami po actually, mga first year po kami, so kami po ay matuturing po kaming mga novice when it comes to pastoral counseling. Ano po yung maibibigay niyo sa amin advice or reminders as we push through with this ministry of pastoral counseling? Okay. Well, thank God because we have
a subject in our Bible school about pastoral counseling, which is very important, lalo-lalo na kapag tayo ay tinawag ng Panginoon sa ministry. Anumang ministry meron ka, no? Hindi naman kasi lahat tayo pastor. Yung iba pwedeng maging evangelist, maging missionary, maging teacher, di ba? Pero pare-pareho tayo that we are called by the Lord. Okay? Unang-una, parang isa-summarize ko rin yung mga nakaraang sinabi ko. Unang-una, huwag niyong kaliligtaan para maging matagumpay kayo sa inyong mga ministries. See to it na very clear sa inyo na meron kayong calling. Pag hindi kayo sigurado na may calling kayo or hindi nyo sure kung talagang tinawag kayo ng Panginoon, anuman ang mangyari, hindi rin kayo magiging effective or magiging successful. Secondly, thankful tayo sa Lord dahil meron tayo ngayong maraming mga resources, maraming kaparaanan, at gamitin natin yon hanggat malakas pa kayo, hanggat nakakabasa pa, nakakapag-memorize pa, di ba? At isama nyo sa budget ang pagpili ng mga materials, ng mga books, hindi lamang mga theological books, but even in the counseling. Okay, kami ni Pastora Rexy ay lagi, maski noong binata pa talaga ako, I always include in my budget na makabili man lang ako ng isang book na kailangan ko. Siguro once every 3 months, ganyan, o once every... Basta, I see to it na sa buong isang taon ay may mabibili ako mga books. At dahil dyan sa mga books na yan, you read. At higit sa lahat, yung sinabi ko rin kanina, you have to be rooted in the Word of God. Dapat mas marami kang alam sa salita ng Panginoon. At bilang mga kabataan, no, masasabi ko sa inyo, huwag niyong hahayaan na yung pagiging kabataan niyo ang maghihinder or magbabawas sa inyo ng para lalo kayo maging effective. Kasi sa ngayon, panahon na rin na kailangan natin ang mga younger leaders. Kasi kaming mga senior, sa aminin ko at sindi, eh limited na rin ang aming mga panahon dito sa mundong ito. And so we are thankful to God, which is, at tatapitin ko kayo, sabi ko kay Pastora Rexy, hanggat maaari, ayoko na muna talagang mag-involve sa teaching. Matagal na rin, ilang taon na rin ako nagtuturo sa Bible School. Pero kasama na rin sa retirement ko, yung tigil sa pagtuturo. Pero itong bandang huli, parang nakonsensya ba ako, Lord, ibig ba sabihin kung matanda ako eh, hindi na ako magpapagamit. Eh yung subject naman na ibibigay sa akin eh parang sabi eh bagay daw sa akin. Sabi ko, sige na nga. Well, I accepted it kasi nga naman, paano ko matutulungan ang mga kabataan kung hindi ko maisishare yung mga natutunan ko at saka yung mga experiences ko. Napakahalaga yun. At saka, hindi ko na sa... Dapat ayoko nang maranasan ninyo yung naranasan ko noon na medyo hindi ako naging effective kasi nga naman, limited ang aking kaalaman. And of course, pati rin yung mag-mentor sa akin, limited din eh. Walang masyadong nag-mentor talaga sa akin. Pero sa ngayon, para sa akin napakahalaga ang mentoring sa mga younger ones. Kaya kayo, maghanap kayo ng may mag-mentor sa inyo. Opo. You should never depend on your own strength and ability. Always, every time you move, every time you plan or make a decision, always depend on God. Yun lang. Okay? So, ang dami nating narinig po ng mga insights at kaalaman po mula sa atin na Pastor Ernie na talagang pinapaalam niya lagi sa atin na wala tayong ibang sasandalan kundi ang
Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga endeavors, lalo na sa ministry kung saan po tayo tinawag. At kahanga-hanga po ang inyong pagtugon, lalo na ngayon na teacher ka po namin sa Foursquare Bible College. At hindi namin tatanggalin sa aming isipan ang lahat po ng mga payo po na sinare ninyo sa umaga nito. Yes. Huwag niyo kalimutan. Yes, baon-baonin po namin. It marks in our hearts po. Okay. Alright, so before we end our day with Pastor Ernie, syempre hindi po mawawala ang Fast Talk. Pastor, ready ka na ba? Yes, okay. What comes first to your mind po, Pastor? Yun po ang magiging response ninyo. Oh, here we go. Listener or speaker? Listener. Bakit kasi parang hindi ako mahirapan magsalita. Makikinig na. Okay. Counselor. Counselor. Ayoko nang namamroblema lagi. At least counselor, ako yung magsasabi. Mm-hmm. Tor, nagbibigay or binibigyan? Ay, nagbibigay. Mas magaang ang magbigay. Ito, Pastor. Mahal ko o mahal ako? Mahal ko. Kasi kahit naman hindi ako mahal nung sino man, basta ang mahalaga, nagmamahal ako. Wow! Nice. Sarap na, no? Yes.